All right, mga lalabs. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan po mga lalabs. Ngayong gabi po ay magluluto po ulit tayo ng very special na kung saan ay malamang hindi pa ninyo nagagawa ito. Kaya ito mga lalabs, tuturuan ko po kayo kung paano magluto ng ginisang cauliflower. Ayan, cauliflower. Ayan po. Tapos may kasamang upo. Ayan mga lalabs. Ayan at hindi ko pa ipapakita yung pansahog natin dyan, pero siguro alam nyo na kung ano yung isasahog ko dyan. Kaya malamang ito ay papahula ko sa aking susunod na mga live stream. Ayan. Ang aking isasahog dito ay hindi ko ipapakita sa inyo para hindi nyo po malalaman. Ayan. So yan po ay secret. Ayan. Kumbaga ay secret lamang po yung pansahog natin dyan, para ipahula natin sa ating mga upcoming live stream. Ayan. So, ayan po mga lalas, pinapainit natin yung ating kawali at mainit na po siya. So, pwede na po natin lagyan ng mantika. Ang dami kong mantika, oh. Dalawang ano. Ayan. So, lagyan na po natin ng mantika mga lalas. Alright. Ayan. Ayan. So, ganun po karami yung ating mantika. Mayaman tayo sa mantika dito. Talagang siksik, liglig, gumaapaw ang ating mga mantika dito. Ayan, so, ayan po mga lalabs, kuha tayo ng panghalo. Ayan, alright. At siyempre po, ito po yung ating regalo mga lalabs. Ayan, pagka nagkikisa ako mga lalabs, ay napapansin nyo, hindi po ako naglalagay ng luya. Pero yung iba ay karamihan na naglalagay ng luya. Ito kasi ay pagka nilagyan mo ng luya yung mga ginigisa mong ano, mga ganyang klase ng mga gulay, ay hindi po masarap yung ano, yung sabagay depende naman sa ano, sa panglasa nating lahat at pero sa akin kasi mas maganda kung pagka nagigisa ka ng mga gulay-gulay na ganito ay huwag niyo pong lagyan ng luya. Ayan, so sa akin ito talaga yung pinaka the best ko na Ricardo. Ayan. So, ilagay na po natin yung ating bawang. Ayan. Alright. Ayan. Talagang umano pa. Tumutunog pa. Ayan. Alright. Alright. So, napakasimpleng minuna naman ang ating gagawin mga lalabs. At ito ay pagkain ng mga ano, ng mga mahihirap na katulad ko. Ayan. Dahil ako po ay isang mahirap lamang ay ganito po ang mga kinakain ko mga lalabs, mga gulay. Ayan, at, pero mas mainam naman yung mga kumakain ng gulay dahil masustansya po yan yung mga gulay at nakakapagpahaba ng buhay ng tao. Ayan. At saka malayo tayo sa mga sakit-sakit. Ayan. So ayan po mga lalabs, ilagay na rin po natin yung ating sibuyas dahil madali lang po maluto yung ano, yung ating bawang. Alright. Alright, alright. Okay, alright. Ayan. O, diba? Ayan. Hindi kayang pulutin lahat. Ayan, so i-boss natin. Alright. Kinalakas. Ginamit pa yung cellphone na pang ano, pang post. O, diba? Ayan, so haluin natin. Haluin natin ang haluin. Ayan. At mamaya po mga lalabs, ilagay po natin yung ano, yung sikreto nating pansahog mga lalabs. Ayan, so hayaan lang muna natin na maluto yung ating Ricardo. Alright. Alright, 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 alright. Ayan po guys, so nailagay na po natin yung gulay, yung upo natin. Tapos isusunod na rin po natin yung ating cauliflower mga lalabs. Ayan, magandang klaseng cauliflower po mga lalabs. Ayan. So, ilalagay na po natin siya para sabay silang maluto. Hindi kasi pwedeng maluto ng masyado itong cauliflower natin dahil dapat ano lang to. Kumbaga, kunting init lang. Kasi pag sobrang luto itong mga lalabs, hindi po siya masarap. Kaya kailangan kunting luto lang siya mga lalabs. So, ilagay na po natin mga lalabs. Alright. Sana hindi mapuno. Mukhang mapupuno. Ayan, hindi mapuno. So, isakto lang po mga lalabs. Ayan, asan yung kutsara natin? Okay. So, ayan po mga lalabs. Ayan, pag naluto naman ito mga lalabs, ay bababa po yan pagka ano na siya. Pagka naluto na siya. Ayan, alright.
Okay, all right mga lalabs. So takpan po natin mga lalabs, tapos hantayin lang po natin siyang maluto. At pwede na tayong kumain pagka naluto siya. Ayan. So ayan po mga lalabs, ito na po yung ating nilulutong menu ngayon, ang ating very simple special menu ngayon ngayong gabi na kung saan ito po yung vlog natin. Magluto tayo ng ginisang cauliflower at saka upo, na kung saan ang sahog ay hindi ko sasabihin yung sahog, kung ano yung sinahog ko mga lalabs, para ipapahula ko po yan sa inyo. Ayan, 200 bananas po yan. Alright, ayan po mga lalabs, maraming salamat ha, mamaya po tayo ulit. Alright. Alright. Ayan na po mga lalabs, luto na po yung ating ginisang upo at saka cauliflower. Ayan, hindi po natin pwedeng lutuin ng masyado yung ating cauliflower. Ayan, dapat ano lang yan, half cook lang. Alright, okay. Alright mga lalabs, so ayan po mga lalabs, finally po, naluto na po yung ating menu ngayon. Ginisang cauliflower at saka upo. Ayan. So, yung sahog niya mga lalabs, hindi ko po binanggit yung sahog niya kasi nga po ay ipapahula ko po yung, ano, yung sahog niya mga lalabs sa mga live stream ko po mga lalabs. Kaya abangan nyo po lagi yung mga pinapahulaan ko sa inyo ng mga videos dahil yan po ay may mga kaakibat na 200 legit bananas po yung mga yan. So, ayan po mga lalabs, maraming salamat po at tikman na po natin. Alright, lagyan po natin ng kunting upo. Alright, tignan po natin kung masarap siya talaga. Ayan, di ko na pinakita sa inyo kung paano ko siya tinimplahan. Okay, alright. Mainit. Delicious. Wow, grabe. So ayan po mga lalabs, maraming salamat po. Sana po ay huwag niyo pong kalimutan na i-click ang notification bell. Ayan, at subscribe sa aking channel, Jamsidio Official, para po lahat po ng aking mga ina-upload na video niyo pong mapapanood. At the same time po, makakapunta po kayo sa aking mga live stream na kung saan po tayo ay laging namimigay ng mga legit bananas at saka minsan po ay nagbibigay din po tayo ng mga Gcash po dyan. Ayan. So maraming salamat po sa inyong lahat. I love you all. God bless. Keep safe always. Ayan. To God be all the glory. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye. Jamsidio Official is going up. Busog na. Kahit sa tikim pa lang. Alright. Thank you.